sí, vamos. No, pa no toté. Mapagpala ko nga ito po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tuloy po tayong mag-asalita. Tuloy lang. Tuloy natin na makasama natin at mapapurihan ang Panginoon. Ako po tayo mag-aral ang kanyang mga salita. Awitin po na natin siya. Spirit touch your church. Thank you.
Ephesians, verse 1, verse 18. Naalala ko po dati, nung nagpapasimula po ako ng ministeryo sa Diyos, sa kanyang salita, at yung pasanin sa mga kaluluwa. Hindi daw po puro talino, kundi yung pag-ibig talaga natin sa salita ng Diyos. At kilala naman po natin ang sir po, lagi po talaga yung nagbibigay ng encouragement. Pabuhin po talaga sa Diyos na kanyang buhay. Sa 1 to 1 ay verse 18 po. 18. Sabi dyan, isa po ito sa panalangin ni Pablo. Sabi po dyan, taga Epeso, kabanata 1, versikulo 18. Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ng mga baan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaga ng pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Amen. Hallelujah. Papuri po sa Diyos. At ang ibig sabihin po ng pinabanal, kung pupunta po tayo sa dito po sa baba, ang sabi po dyan sa footnote, ang pinabanal ay sa 1:1 mula kay Pablo open ng Diyos, yung mga pinabanal sa Efeso, mga matatapat na nakay Kristo Jesus. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At dito po tayo, tutukuyin po natin dito yung verse 18, the hope of our calling. Yung pag-asa po ng pagkakatawag po sa atin. Sabi po dyan, ipinapanalangin ko rin na maliwanaga para maunawaan niyo talaga at napakasaga ng pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Dapat po natin naintindihan, we need to know a far greater plan of God for us. Hindi kapahamakan sa impyerno, kundi higit pa talaga po doon ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Na binigyan niya tayo ng ministeryo, inihahanda tayo for eternal reward. Hallelujah. Purihin ang Diyos. O, kapag paan po talaga naliwanagan ang ating mga puso, talaga pong magsasaliksik tayo ng kanyang salita. Sisikapin natin na maunawaan yung hiwaga ng kanyang mga salita. Amen po. At what the... Paano kaya ito yan? Kasi nag-rotate siya. Wait lang po. Kaya single lang po. What does God desire? Nasa nagpang... Hallelujah. Dito po muna tayo sa the desire of the God the Father. The God the Father desires sons. Yung Diyos Ama daw po ay nag-desire ng mga anak. Kaya sabi po sa 1 John 3:1, tandaan po natin ang 1 John 3:1. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga tayong mga anak niya, kaya hindi tayo nakikilala ng mga mundo ay ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Tayong anak ng makapangyarihang Diyos. Sabi niya dito, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin na ginawa niya tayong mga anak. Di ba po, nung nag-desire po ang Diyos, tayo pa rin po yung nag-benefits. Mostly po, kapag nag-desire ang tao, binibisyo po yun sa atin. Pero ang Diyos po ay binibisyo. Kaya malinaw po na ginawa tayong anak ng Diyos Ama. Yung nilikha niya ng mga tao na hiningahan niya, si Adan, at binigyan ng buhay, ay ginawa niyang anak. Hallelujah.
At sabi din po sa Hebrews 2:10, sabi dyan, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at kaya marapat lang na pumayag siyang maghirap sa Jesus para lubos na magampanan ni Jesus ang nararapat bilang pinagmumulan ng kaligtasan. Sa ganoon, marami sa kanyang mga anak ang mababahagian niya ng kanyang. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ginawa niya tayong mga anak niya. At dahil sa pumayag siya na Panginoon ay mahirapan siya yung maging daan ng ating kaligtasan upang sa ganoon sa darating na panahon, tayo din ay mababahagian ng kanyang salamat sa Panginoon. Yan po ang God the Father desires Son. Ang God the Son desires naman po natin lahat yan. A bride of Christ. Tayo ay ikakasal. Sabi dyan sa Efeso 5:25, sabi sa Ephesians 5:25-27, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, inihandog pa nga niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Amen? Upang maging banal ito, matapin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dumis. Hallelujah. Nung nag-desire ang Panginoon ng isang bride, siya pa rin yung gumawa ng paraan para maging karapat dapat yung ikakasal sa kanya. At alam po natin yun. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Amen po. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia. Panginoon, kung nauunawaan po talaga natin yung bagay na hiwaga ng Biblia, talagang gustong mangyari ng Diyos sa isang katauhan. Gustong mangyari niya na sa hinaharap ay talagang makapiling natin siya. Sabi pa sa Revelation 7-8, sabi po dyan, magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ng Diyos. Di ba po? Dadating talaga yung oras na yung mga pinabanal ng Diyos ay ikakasal sa tupa. Panginoon Jesus. Kaya po, yung God the Son's desire bride, yung God the Spirit desire a temple to dwell. Spirito daw. Yung banal na spirito. Desire. A temple. Kaya ano po yung sinasabi dito ng Panginoon na iglesia? A temple to dwell in. Sabi po sa 1 Corinthians 3:16-17, sabi dyan, hindi sa inyo, ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Amen. Hallelujah. Wala daw walang ibang templo ng Diyos. At hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? Talagang bago dumating ang Panginoon Jesus, ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang tayo walang kapintasan, walang dumis. Banal na Espiritu ang tutulong sa upang talagang manatili tayong anak ng Diyos. Amen.
Kaya sabi niya, ng sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parusa. Ganun po tayo ituring ng Diyos na lumikha sa atin. Ang banal. Sabi sa Romans 8:11, at dahil nasa inyo na ang Espiritu Kristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu nasa inyo. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yung Espiritu daw na bumuhay sa Panginoong Jesus noon ay siya rin Espiritu na nasa sa atin. Nung pag-aaralan mo ako, napakabuti. Dahil alam niya kung saan. Kapag alam mo na isa kang anak ng napakayaman at may mga ari-arihin, ay tagapagmana ka din po. Amen po ba? Na kapag ikaw ay tinuring na anak ay sahig mo po. At ganun din ang tao. Naghahanap lagi ng makakasama sa buhay. Panginoong Jesus, naghanap din po ng bride. Kasi alam niya na kapag ang tao ay nasaktan, nabigo, pwede talagang tumalikod pa sa kanya. Banal na Espiritu, desire a temple to dwell in. Kasi alam kung may pagsubok, pwedeng manghina ang kanyang pananampalataya. Binigay na po lahat ng Diyos. Una pa lang. Kahit hindi pa natin noon alam ang Biblia, ayaw na po eh. Gumamit siya ng mga lingkod niya para malaman natin yung hiwaga ng kanyang mga salita. Kung may mga ganitong pag-aaral, lagi tayong revelation ng Panginoon. Mga kapatid, kung may mga bagay na hindi tayo makapagpatuloy dahil ng panandalian na hangarin, hindi po talaga natin maitutuo ng ating paningin sa ating Panginoon Jesus. Nais ng Panginoon, ang nais ng Diyos ay patuloy natin siya makilala, patuloy natin siyang talagang malaman talaga natin kung ano talaga yung nasa. Sabi nga lang, kapag talagang maliliwanagan ang ating mga puso. Nahigit pa talaga doon sa kaligtasan ang lahat. It goes beyond salvation po talaga. Yung nais ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Higit pa po doon. Talagang yung reward ay for eternal life reward na po talaga ang nasain natin. Amen. Pangangas po, sabi po sa Colossians, sabi po dyan, ay umpisan po natin sa 1, sinabi dyan, binuhay nga kayong muli kasakamtan ang mga bagay na nasa langit kung nasaan si Kristo ang mundong bagay. Amen. Hallelujah. Sabi daw po, ituon natin ang ating mga paningin sa mga mapalangit na bagay. Kung nasaan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan trono ng Diyos. Kaya ngayon, anumang pagsubok, anuman yung pinakaharap natin sa mga ito, talagang kaya po natin magpatuloy sa Panginoon. Dahil alam natin na kahit hindi mangyari yung nasa natin na mga desire natin sa mundong ibabaw na ito, alam natin, eternally, yung buhay na walang hanggan, yung eternal reward, doon tayo pumunta. Maliwanagan ng mga puso't isipan nyo para maunawa
maunawaan niyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin sa gaya ng pagpapala na ipinangako niya sa mga pinuntan. Yung pangako ng Diyos, kanyang mga anak. The God the Father, the God the Son, and the God the Spirit. Kapag naunawaan natin yung kapatid, kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin, talaga pong mababago yung kaisipan natin, maituto natin ang ating mga kaisipan sa mga makalangit natin. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos at patumang sa the hope of our calling talaga. May pag-asa po sa pagkakatawag sa atin. Amen po. Purihin po ang Diyos kahit naman. Hallelujah. Purihin po sa inyo sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na alam namin kaya. Patuloy namin pangahawakan ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloy kami magkakaroon ng pag-asa sa buhay na ito. Dalangin po, Panginoon, balayin niyo ang morning devotion na ito. Marami pa, Panginoon Jesus, makasumpong ng totoong kaligtasan, Panginoon, at magamit ang kalooban niyo sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Purihin po kami. Salamat sa inyo, O Diyos. Dalangin namin, panong inalangin ni Apostol Pablo, Panginoon, na maliwanagan ang isip at puso ng bawat isa, O Diyos. Panghamangha at napakahalagang bagay na nakalaan sa inyong mga atin. Ito namin ang aming paningin sa Panginoong Jesus, sa mga makalangit na bagay, O Diyos. Hindi sa mga makamundong bagay niya. Tulungan niyo po ang bawat isa banal na Espiritu Santo. Tuloy namin dinadalangin, bigyan niyo kami ng fresh new heart, Panginoon. Fresh new instruction, guidelines, O Diyos, hallelujah. Pampatuloy na mapagtagumpayan namin ang bawat araw, O Espiritu. Kapag kasama namin ang Panginoon, kami tagumpay na, O Diyos. Patuloy namin dalangin ang fresh new revelation, Panginoon, na inyong mga salita sa inyong mga anak na patuloy na nakikinig sa morning devotion na ito, maging pagbabasa ng Biblia, Panginoon. Hallelujah. Maliit, malaki ang pananampalataya, Panginoon. Kalooban niyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Patuloy niyong pinagkakatiwalaan buhay bawat isa, Panginoon, upang maghayag ng inyong banal at mga pangyarihang salita, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Kaya karapat dapat kayong papurihan, pangangalan, luwalhatiin, Panginoon. Dahil wala nang mas ibinigay sa amin, Panginoon. Dahil inibig niyo kami ng walang hanggang pag-ibig.